Dinala na ang kapatid ni Alice Go na si Sheila sa Senado, habang sa Kamara naman dinala ang negosyanteng si Cassandra Leong dahil pa rin yan sa mga hinaharap nilang arrest warrant na inisyo ng parehong kapulungan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Matapos ang apat na araw sa kustodiya ng National Bureau of Investigation, mula nang ibalik sila sa Pilipinas mula Indonesia, dinala na sa Senado ang kapatid ni dismissed Banban Mayor Alice Guo na si Sheila bandang 12:29 ng hapon. Inilagay siya sa detention facility sa Senate compound dahil sa umiiral na arrest warrant matapos ma-cite in contempt dahil sa hindi pagdalo sa hearing ng Senado kaugnay ng POGO. Pinagamit din siya ng cellphone na pinapayagan ayon sa Senate Sergeant at Arms basta cellphone ng Senado ang gagamitin. Bukas inaasahang iaharap sa pagdinig ng Senado si Sheila. Basta advice ko, magsabi lang siya ng totoo. Dapat siya talaga magsalita kasi wala naman siyang tinatago. Pero siyempre, dahil pinailan siya ng kaso, pwede niyang i-invoke yung on certain questions, yung right against self-incrimination. Si Cassandra Leong naman, dinala sa detention facility ng Batasan bandang tanghali dahil din sa arrest warrant matapos ma-cite in contempt dahil sa di rin pagdalo sa mga POGO hearing ng Kamara. Inaasang iaharap siya sa pagpapatuloy ng hearing ng Quad Committee sa Miyerkules. She is our only link doon sa Lucky South 99 at saka doon sa ibang illegal POGO hubs that was raided by PAOK. We have to get information from her kung sino yung may-ari, sino yung abogado, sino yung mga incorporators nito. Ang gusto natin malaman dito ay sino ang people behind Cassandra Leong. You have to remember that Cassandra Leong is only 24 years old. And being so young and wala pang halos experience sa pagpapatakbo ng isang malaking negosyo, and having said that humahawak siya ng malalaking pera, imposibleng siya lamang. We wanted to find out. Gusto rin na Senado na paharapin sa kanila si Ong. Pero sabi ni Barbers, pag-uusapan pa ito ng House Quadcom. Ask the committee kung pwede, no? Kasi nasa amin ang custody niya at Wednesday ang aming schedule ng hearing. So kami muna ang dapat siguro muna magtanong sa kanya. Pinag-aaralan naman ang kampo ni Ong na magsampa ng reklamong arbitrary detention laban sa mga nasa likod ng pag-aresto at pagkakakulong nito. Kasama raw sa tinitingnan nilang ireklamo ang Justice Department mismo. Arbitrary detention any public officer who detains another without a legal cause. Tingnan natin kung pwedeng idemanda yung mga taga-DOJ sa mismong DOJ. Let's check the partiality or impartiality of the DOJ. Ha? Doon kami magdi-demand. Hininga ng media ng reaksyon ng DOJ pero wala pa itong tugon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.